Muling naging abala ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Araw ng Martes, 30 ng Mayo, pinulong ni Pangulong Marcos ang mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development. Dito inilatag ang Walang Gutom 2027 o ang food stamp program ng administrasyon na layong tuldukan ang kagutuman sa bansa. Pinulong rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Department of Finance kung saan ipinag-utos naman ito ang muling pag-aaral sa kasalukuyang insentibong ibinibigay ng pamahalaan sa pagbubuhis upang maging epesyente ang tax system ng bansa. Tinanggap naman ni Pangulong Marcos sa palasyo si Datu Siri Tahir, ang founder ng Mayapada Group. Ang business group na ito ay patuloy sa pagpapalago ng kanilang negosyo sa linya ng financial industry, healthcare, hotel at real estate, maging sa linya ng retail, media at mining. Tinanggap rin ng Pangulo sa Malacanang ang mga matataas na opisyal ng Bangkok-based business conglomerate na CP Group. Ikinalugot ni Pangulong Marcos ang $2.5 billion na planong ilagak sa Agricultural Technology Development ng Pilipinas na ayon sa Pangulo ay makakatulong ng malaki sa pagpapalakas ng agri-sector at value chain ng bansa. Kasunod nito, pinangunahan ng Pangulo ang ceremonial opening ng Malacanang Heritage Tour. Nilibot ng Pangulo ang bahay ugnayan kung saan itinampok ang Road to Malacanang ni Pangulong Marcos o ang buhay ng Pangulo mula pagkabata hanggang mailuklok bilang 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hinikayat ng Pangulo ang publiko, lalo na ang mga mag-aaral na bisitahin ang Bahay Ugnayan at Tio's Mansion Museum sa San Miguel, Maynila, lalo't maraming matututunan sa kasaysayan ng bansa at sa mga nakalipas na Pangulo ng Bansa ang mga bibisita dito. 31 ng Mayo, araw ng Miyerkules, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang Rice Convergence Meeting sa National Irrigation Administration, Lungsod, Quezon. Dito inaprubahan ng Pangulo ang Masagana Rice Industry Development Program na layong maabot ang 97.5% o ang pinakamataas na rice sufficiency level sa pamamagitan ng implementasyon ng iba't ibang estratehiya. Siniguro rin ng Pangulo na bibigyang prioridad ang kapakanan ng mga Pilipinong magsasaka. Kasunod nito, nagsilbi ang Pangulo bilang keynote speaker sa 86th na anibersaryo ng Government Service Insurance System sa Pasay City, kung saan kinilala naman ang Pangulo ang mga ginagawang hakbang ng tanggapan tungo sa digitalization at sa patuloy na pagpapabuti sa pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino. Bukod dito, tinanggap rin ni Pangulong Marcos sa Malacanang ang mga opisyal ng Japan Bank for International Cooperation kung saan tinalakay ang posibleng investment ng korporasyon sa Pilipinas, partikular sa renewable energy projects upang tugunan ang pangangailangan ng bansa sa enerhiya. Sa kaparehong kaganapan, nagpahayag rin ang JBIC ng suporta sa isinusulong ng Maharlika Fund ng bansa. Araw ng Webes, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga opisyal ng Forbes Media LLC. Isa itong global media, branding and technology company na nagafocus sa balita at impormasyon kaugnay sa business, pamumuhunan, teknolohiya, politika, security at management. Araw ng Biyernes, 2 ng Hunyo, pinangunahan ng Pangulo ang paglulungsod ng EGOPH Super App na layong gawing convenient para sa mga Pilipino ang pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan dahil pinagsama-sama na ang mga ito sa iisang online platform. Sabi ni Pangulong Marcos, magtutuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan tungo sa digitalization para sa pagpapagaan at pagpapadali ng pag-abot ng serbisyo para sa mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rakal Bayan, Radyo Pilipinas.